5 seconds remaining. Evil geniuses turn to pick. Ancient apparition. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Evil geniuses turn to pick. Na'vi's turn to pick. Tidehunter. Kamit ba yun? Ayan, nagbabalik kami sa ating game number 2 ng Na'vi versus EG. 10 seconds remaining. So, and EG. Ay, ba yung draft nila ngayon, ha? Elder Titan pa rin. 5 seconds remaining. Nagpagkakit siya yung Titan. So, ito naman Na'vi, Ancient Apparition. Probably, sanay ko hero na to. Boss 5 na Ancient Apparition. Guys, lang na hair. So, minsan lang ako magmukhang maayos. Dahil, kaya, samantalay na. Pangiti-ngiti lang ako. Parang gago yan. Pangiti-ngiti lang ako, pero gago pa rin. So talaga, makakatingin ka sa akin. Joke lang, joke lang. Ayan, at Elder Titan. Na'vi's turn to ban. Axe. Oh, maganda na yung ano dito, parang bombo-ombo. Tsaka medyo mabilis lang yung cooldown. Cold tapos ano, Ice Blast ba? Ayan, sabi nila, happy birthday sa tropa ko, si Eggy Biko, Camille. Congrats pala sa kaibigan kong si Miguel Suazo de Los Angeles. May jowa ka na. 10 seconds remaining. Evil geniuses turn to Tanood. Ban. Wala kasi. Bakit? Wala. Ayaw ko sabi. Pero EG versus Na'vi. Grabe, tinakita ng Na'vi ng game. Ako ine-expect ko. Bakit? Panalo talaga Na'vi doon. Hindi ko dinown. 10 seconds remaining. Ko nandun sa Na'vi. Sabi ko nga sa'yo, tinawagan. 5 seconds remaining. Na'vi, on yung pag. Yes, boss. Ano ka ba sa Na'vi? Ha? Na'vi, turn to ban. Ano, number one fanboy. Since 2011. Kaya sabi nila, sabi ko sa Na'vi, nag-PM ako sa Na'vi. Kumbagay, kung magta-rena pants glove yung Na'vi dito sa Pilipinas. Ako yung founder. Maski wala na si Dendy, Na'vi pa rin. Oo. Loyal. Since siyang si Herb yung magiging parang president. 10 seconds remaining. Mali yun. Mali. 5 seconds remaining. Pero ito, EG Na'vi. In sa lahat, ay match history na itong dalawa. EG, 47 wins. Pero Na'vi, 30 wins. Including yung panalo nila kanina. Tapos, uli nagtapat tong dalawa, Dream League season 11. Pero nag yung Dream League season 11 na yun, ngayon ano, ngayong DPC points din yun. Yung nag-champion doon Dream League season 11 is yung BC Gaming. 10 seconds. Pero nagtapat tong ano, dalawa na to. Natalo nga lang yung Na'vi. Di pa sila. 5 seconds. Di pa sila prepared na. Sabi ko, DI kayo mag-prepare. Ay, sorry. Wag dito, wag dito. Wag nyo muna pakita yung strat niya. Wag nyo pakita. Secret strat. Secret strat. Sobrang ano yung sobrang fanboy. Ano nga, pinipm ko si Ace nga eh. Do ayaw mo na kay Ace? Ha? Ayaw mo na kay Ace? Ano Ace? Kay Ace. Ah, si... Si Marcus? Si Marcus, si NIP. Eh, ayaw mo nang mahaba yung laro, no? Yun nga eh. Pinipm ko lang, pero hindi na akong fan nila. Grabe na eh. Grabe na yun eh. Ayan, ako din yung founder sa EG Fan Voices. Okay. Kalaban tayo, tol. Evil geniuses. Mali yun, no? Mali yun. Kalaban tayo. Pero, EG, mumbala ka... Ma'am, bala ko ulit na mag-hire ako after. Nag-ban ng Razor eh.
para hindi massive sipan ng damage. Oh, kaya naman. Siguro ay din nakaban yung life steal. Hello? Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Sa akin yung... 10 seconds remaining. May na ka pa rin. Yung mic. May na yung mic. 5 seconds remaining. Third pick for the side of EG. EG, nag-iingat na to boy ah. Mukhang iniisip na nila ano ipipick nila dito against Navi. Kasi alam nila Navi, may potential. Navi's turn to pick Lina. Hindi na ni Sumail. So, ano eh, pwedeng crit Lina. Kasi nag-ano si... Nagsusupport. Nag-ano kanina tong EG. Post-pub na Elder Titan eh. Malakas din naman sa laning tong Lina. Lina ni Ismail. Tidehunter plus Lina sa lane. Medyo masakit na yun. Basta may gush yung Tidehunter. Kaya pumatay. Sinin. 10 seconds remaining. Naku, magka-spamman daw. No. 5 seconds remaining. Pero at least, ayan, maganda yung pick na Lina dito. May pang-burst na sila. Kasi, kung sa Ravage, meron ng follow-up yung, ano eh, yung Earth Bleeder. Pero kulang ka ng single target na burst. So, maganda yung Lina dito. Tingnan natin kung ano yung pipick dito na Abby. Kulang pa sila sa burst eh. Kulang pa yung Ice Blast. Alche. Alchemist. Evil geniuses turn to pick. Let's get Hazarine. Ayan, burst din yan. Yung Bedlam, sakit yan. Pag na-coltas dagger in Bedlam, mananakit talaga. Tsaka crowd control. Dagdag crowd control. Their race. Navi's turn to pick. Ah, Gyro ka. Nag-ban sila na ano ng Razor eh. So, talaga magkukuha ito ng Gyro ka. Razor sa ka. Morphling. So, alam mo talaga mag-Gyro ka after yan, di ba? Para hindi pa-counter. Natural kalaban ng Gyrocopter, pwedeng Terror Blade. Pwede. Terror Blade. Kaya naman ng Terror Blade. Compared sa ano, sa PL. 10 seconds. Slark, pwede sila mag-slark dito eh. Kasi kaya durugin na Slark, yung Tidehunter laning phase eh. Kukunan niya lang ng Ascent Ship. Ascent Ship. Maganda Slark dito. Or baka mag-spin ulit sila. Anong Navi. Pero okay lang din yung spend sa akin. Pero baka i-reserve na nila yung last pick kay, ano? Kay, si Crystallize. Baka mag-pick muna siya ng middle lane dito. Anong TI to, boy? Kasi ganito din last. Ganito din yung mga past TI. May Alchemist, may Gyro. High pick silang dalawa. Oh, TI 3. TI 3. Oh, lagi Gyro, Alchemist. Lagi may Gyro, Alchemist na eh. TI 4 naman mauso ng TI 4. Walang uso ng TI 4. Tidehunter, lagi ko nakakita Tidehunter. Walang uso ng TI 4. Walang TI 4, ano ka ba? Binura na, no? Binura na. Parang lagi ko nakikita ng Tidehunter eh. Tidehunter eh. Tapos TI 5. Leshrac. Leshrac. Ah, Leshrac yun eh. Leshrac Ember. Tsaka Gyro. Leshrac Ember Gyro. Templar. Ah, TA. Ganda rin TA dito. Kasi kung titignan mo, marami na silang magic burst. Etong Navi, cool lang sila sa physical burst. So, ayan, TA. Kaya pwede nang pumunit sa backline. TA Assassin. 10 seconds remaining. So, tingin ko na magandang pick. So, ganda naman ng Castelo sa kabila. 5 seconds remaining. Sa ML. So, sa EG. Navi's turn to ban. Okay. Nagbun sila na sa bin. TI 4, Best of 7. Ang Best of 7 ba TI 4? Wala namang Best of 7. Wala talaga TI 4. Wala po TI 4. Kasi kung meron na panood ko yun. Kaso wala. Burado na. Isipin mo, no? Wala pang 15 minutes na gano'n, ha? May in-announce na winner, no? 10 alam seconds remaining. The most boring. Alam mo yung pumikit lang ako sa game. May champion na, ha? Ano nangyari? Buti nga hindi ko pinanood yun eh. Kasi nung mga time na yun, nag-aaral pa ako nun eh. Hindi ko na pinanood. Buti hindi ko pinagpuyatan. Kasi kung pinagpuyatan ko yun, pagsisisiyang ko. Madaling araw pa na. Oo. Grabe yung TL mo. Wala na sa Navi si Dendy free agent na. Pero si Dendy sabi ko, hey Dendy. Opa. Gusto kaya siya? Hindi, ano, nasaan na siya? Nasa Nopango. Nasa Nopango siya. Dendy na. Then, di ba yung ano yung mga bago? Nasa Nopango na siya ngayon? 10 seconds remaining. May bagong nilabas na roster, Nopango.
Nasaan mo pa hanggang na siya? Kasi parang last week ata, may nilabas na ano, Denise na officially. Evil geniuses. Spectre? Weaver! Hindi, expect Spectre na eh. Pero Weaver. Mobility na rin against sa ano. Tsaka pang, ano, pang... Kasi ang hirap pag... Pag na una na ni Weaver tong gyrocopter kasi swarm and ano eh ang baba din kasi ng base armor ni gyrocopter mananakit sa minus armor. Siya no? Magsisi ano magsisynchronize yung swarm pati melt siya desolator na itong minus armor dito. Kung baga pwede mong bigyan ng burst physical burst ka sa Tidehunter and Titan. Ma problema lang sa Navi wala sila yung ano yung natural na nagbibuild na solar crest para mag-amplify pa yung physical pwede damage. Pwede Weaver eh. Eh kaso carry. Bibira lang nag-aano eh. Kaso oh, syempre kung carry ka na Weaver. Bibi kumbaga yung magbibigay ng ma, yung damage magagaling na din sa Templar. Sa Templar. Oo, kumbaga i lahat ng damage priority sa Templar. Tapos yung utility. Pero risky 'yun. Oo. Kasi kung hindi kumana, yeah. Na yung TA lang yung mag yung damage. Bantong wala, wala na. Kumbaga utility 'yun na lang na Weaver, di ba? So, sa tingin ko, kung mag-Solar Crest dito sa Navi, baka si Axe na lang. Pero Storm, nilabas na Storm Spirit ni Smell. I like this pick. Ipang-gap like ka sa TA tsaka sa Weaver. Tsaka kayang-kaya ng Storm Spirit sa lane ng TA. Kahit walang pang-burn na refraction. Ang taas kasi ng base armor ni Storm Spirit sa ano sa simula eh. I think 7 or 6. So, kayang-kaya niya rin tankin yung, ano, yung right leg ni TA. Complete rain drops, game number 2. Welcome to TI9 EG versus Navi. And, tingnan natin kung Navi kaya ba nilang 2-0 tong EG or EG. Let's see. To truly top 10 seconds remaining. Truly top 3. Pagsama din naman nila. Sipit mo, EG na rin yan ang Navi. Pero tingnan natin, game 1 pa naman. Learning. Alam mo naman yung EG, king of ano rin yan eh. King of lower brackets yan. Diba? Of ano? King of Cup, parang King of Comebacks din yung EG. O, tutusin. King yun na. King yun na. At charot sa 240 viewers na nanonood yun. Sa Focus Fire. So, share nyo na yung stream natin. Para malaman nila na bukod sa Fnatic, tsaka sa VG na Minabi. Laro. Minabi, tsaka EG. Tsaka ang text natin, maganda rin laro natin. Liquid versus Secret. May nitinig din. Navigo ng panahon. Navigo sa kakahit. Nabigyan ng isa ang EG. Naisip pa ako nga ba? Dalawa yung babae sa ano? Ito! Hindi mo ako kilala. Navi fanboy ako since 20. Ako nga founder ng Navi Fans Club. Meron ba dito sa Pilipinas? Wala. Ako lang. Ako, ay, lang, wala. Ako lang member. Wala akong ginagastos, di ba? Ako na yung founder, ako pa yung member. Nakukabaralap na lang tayo. Well, alam mo na natin yung mga player natin na for the side. Siyempre, Navi pa kumilala ko. Sa side na EG, we have RTZ sa kanyang gyrocopter. Sumail on is Storm Spirit Fly sa kanyang Elder Titan S4 sa kanyang Tidehunter and Crit sa kanyang Lina. Ako, pag may kabaong, isasama kita. Kumbaga... Sasama mo sa hukay, no? Hindi, ako yung nasa kabaong, ikaw yung nasa ilalim. 30 seconds to battle. Ikaw yung pinapatungan ng kabaong. Ako yung nasa loob ng kabaong. Ayoko sama ng... ka sa hukay. Huwag ka. Immortal. Ayoko ng bottom, eh. Ayaw mo ng bottom. Oo. Siyempre, sino bang gusto ng ilalim, di ba? Mali yun. Oo. Gusto mo lagi ka nasa angat. Oo, ibig ka pa rin. Kaya gusto lagi nasa top. Mali yun. Doon, pag elementary, gusto mo lagi nasa top 10, di ba? Pag tayo mag-usap ng ganyan. Di ba, pag elementary, gusto mo lagi nasa top 10, di ba? Top 10. Sabi mo po dyan. Shout out sa Beth Lords from Abu Dhabi, si MJ, paring MJ, what up, what up.
Storm, take my energy. Bigyan mo naman ng isang panalong EG. Huwag nahirapan sa EG to. Uh-huh. Lahat ng tournament 2-0. Basic siya. Sino ba kalaban kanina EG? Ang muna ka. Tinusiro din sila. Tinusiro ba sila? Alam ko, tinusiro sila. Kasi nakatuto ko sa tayo sa TNC. Pero yun, Zaya. Yung hotdog ni Azure, ayun. Nakatikman. Swak na swak. Yung hotdog. Sinamaan ng bulaklak. Wow. Tartrailing sila dito. Uy, sino yun? Grabe. Raklakan na ito. May caster palang rapper dun ah. Parang rockstar na. Pero nako, Axe. Nanganib ka dyan, boy. Yan, nasa maliga dyan. Tatlo, dinaanan. Tumama yung stun. High five muna dyan. Grabe dito ni paring Tidehunter. Ah, Fnatic, Fnatic. Naglaban na TNC. Na 2-0 kasi ng ano ng Fnatic tong EG, diba? Na 2-0 eh. Tapos kanina yung TNC, tinusiro ng Minis. Ayun lang. Pero na 2-0 naman nila yung ano? Yung Kin. Yung, ayun, King. Chinese Slayer talaga yung Southeast Asia. Ang hirap lang sila na Chinese team is LGD. Pero medyo hirap sila sa LGD. Pero dun sa ano, palaban na nila, Mineski, nahirapan sila yun. Kaya naman, TNC vs. Mineski. Parang ano yan eh. Ano yan, kabisado mo na yan eh. Oo, oh, ito naman. Pero eto na yung palipara na ako. Ganda nung ano, nung pagka bitaw niya nung ano doon. Ang Shadow Realm plus yung Salve. Wala nang kakansa yung Salve. Pero ito yung may last hit yun, oh. Ni Storm, 11-3 tapos yung TA4-1. Wow! Wow. So ayan, trivia para kay Sumail. Youngest player to win the international. Isipin 16 mo, years old, oh. Isipin mo ganyang kakayaman. Anong bibili mo? Hindi ko alam. Anong bibili mo, Dan? Usually, pag ganyan, bibili mo talaga, ano eh, kotse. Ako, bibili lang siguro ako, ano, bili ako ng pang Uber. Para may ah. May ano na, may kotse ka na, may ano ka pa. Oo, di ba, kung wala kang ginagawa, i-drive mo. Pag bakante, uy, mag-drive ka nga ng Uber. Pwede, pwede nga. On the Civic. Pwede, pwede. Loko ka. Honda Civic. Tarex na lang para pang kidnap. Oh, pero uy! Solo kill ba to? Oop! Magical. Ay! Tatamaan pa lang isa! Kaso bitin pa nga! Papasukin na nga dito ni Sumail. Ismail! Makakapap ng Magic 1 at Magical. Makakaligtas lang. Buti na. Ay, 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 ay. Pero grabe. Ay! Hindi pa tapos, but wait, there's more. Pinakad niya pero may vortex. Ba't ko bumalik? Naku po! Ba't ko bumalik, Chong? Buhay ka na. Hindi na siya mag-TTP dyan. Pap- ay, TTP. Kasi bumalik. Hindi, sakto yung kay ano ni Sumail dun. Grabe yung outlay na ginagawa dito ni Sumail, oh. 16-5, yung TA, 7-1 lang. At naglagay na siya ng level 1 kagad, yung Vortex. Hindi, yun na talaga nakikita na ngayon natin skill. Pero, di ba dati kasi... 1-3. Hindi. Ano ka... 1-3 dati. Hindi, dati, wala ka talaga nilalagay na electric vortex, farm type na storm. Oh, yun nga, yung ano lang, one, yung first shot third lang. Oh, 1-3 nga, 1-3. Ah, 1-3. Kala ko siya sa aming 1-1-3. Hindi, 1-3. Naglalagay ka na electric vortex, usually level 9, level 10. Level 8, pag may mana. Minsan ka level 11 pa eh, kasi pag level 10, ang lalagay may talent 3. Wala pa electric vortex. Pero since nung binago, yung binuff, yung damage ng overload, marami ng players yung naglalagay ng ano, vortex. Ng vortex early levels. Early mga level 4 to 5 pa lang meron. Oo. Tapos binawak sa agad yung ano, static, yung overload. Madadaanan nga nila dito yung Tidehunter, kaso... Wala siyang ano, wala siyang rock and shell. Buti na, buhay niya dun. Orbs, kailan ulit laban na nila? Mamaya, IPM. Oo. Ang kalaban nila is... LGD yun. Tako, classic. Pero sa tingin ko kaya ng LGD. Ayun, kaya ng LGD ito. Kaya ng TNC. Taka na yun, huwag salita. Mamaya, mabash ako. No. TNC, sorry naman. Napulo lang. Dumudulas ka. Katawin kita ng hangin ka. Napagalat ang tuloy ako. Ini hatog ni Aljur.
Pagalat. Napagalatan talaga ako ng LGD. Pa, pero eto. May hahamunin niya, pero makakatikin out nga. Okay, base kill. Bili niya na, Oster mo. Ano, 3-1-1. Di ba, may kita natin 1-1-3. Paano ko mamubuhay niya, boy? Wala. Wala. Wala na talaga ang dula na ito yung ano, best storm spirit in the world. Ganyan din. Parang ganyan din ako mag-storm. Alam na alam niya yung, ano, yung limitation ng, ano, ng hero nati pag ginamit niya sa mail. Tantya niya yung mana. Tantya lagi yung mana. Sabi niya, okay, ganito lang yung easy zip. Para may mana, tapos may pambat pa. Grabe. Auto-bash ka talaga. Ampasin ko na nga ng hangir eh. Ampasin ko na ng hangir eh. Dumudulas ka eh. Kaunus pa, kung ka. Kung ka-lurch ka, diba? Hindi, kung ano, kung puso, syempre TNG. Pero, nalagay ko as sa ano ko sa compendium ko, LGD. Kung ka-lurch ka. Hindi, pag sa group stages, TNG tayo. Pero pag sa main event na, huwag lang magtatapat yung LGD tsaka TNC nuna, diba? De, joke lang yun. Syempre TNC tayo. Okay na matali yun, no? Kung ano ko ba? Wala naman ang okay lang naman mataling sa, ano, sa prediction. Ang liit lang ng points na yun eh. Oo, oh, ang liit lang ng points na yun. Pero eto, wasak na. Ginagawa nun, boy. Tinamaan na ito ni Crit. Ano ba kasi ginagawa na niya? Nasa gilid. Ang harot naman nun, boy. Wala pang ano, wala pang level 6. Pagbus na LGD. Saan, Tridor? Ngayon ba bukas? Mamaya, 8 PM. Ah, mamaya. Hintay-hintay lang kayo. Kasi, napansin natin ngayon, kahit may mga laro na, ano yung next, yung mga upcoming matches, nilalaro na din eh. So, hindi na sila naghihintay. Ah, nag-overlap eh. So, hindi na sila naghihintay. Shoutout nga po pala sa 400 viewers dyan na nanonood sa stream. Welcome nga pala sa ating competition TI sa Focus Fire po. Dia's middle tower is under attack. And Fnatic vs. Vici Gaming dun. Game on pa lang nga tayo eh. Nabi is back, yes! Yes, huwag kayo mula ng tuwala. Never ever doubt. Never ever doubt. Tingnan nyo, nanalo ng game number 1. No doubt. No doubt, Nabi is the king. TI, TI9. TI9, Nabi, no? Tingin ko TI10 magcha-champion Nabi. Eh, TI11. TI10. Kumbaga after 10 years. Ano yung prophecy yun? Tapos TI11, wala na, disband na Nabi. Pero tingin natin kung mga, ano ah, I think kasi na-break na yung, ano eh, yung tradition eh. Na-break yun ng OG. Diba dapat yung TI8 na mag-champion, ano, LGD? Kasi diba nung TI7, Liquid eh. Eh kaso na-break ng OG. Ngayon. So baka ngayon, baka Chinese team. So Chinese, CIS, Chinese, Europe. Diba ganun? CIS, Hindi, wala nga na eh. Kini-consider na na Europe sa CIS eh, pagdating sa tradition. Hindi, noong 2011, ang CIS, ang CIS dati, noong 2011, Europe pa. Ah. Pero si ano na sila, nawala na sila ngayon, CIS na sila ngayon. So, CIS, China, Europe, not to mention the four, get out. Tapos NA. Tapos NA. Oo. Tapos Chinese ulit. Chinese ulit. So, pagdating ng TI7. TI7, Liquid. Europe. Europe. Tapos TI8, Europe ulit. Europe. Hmm. Tapos yun na. So Chinese. So baka TI8, eh TI9, Southeast Asia. Ah, Southeast Asia. Southeast Asia, TNC. It's time na raw. Ay, South America daw. Malay mo, di ba? Hindi natin alam. Malay mo si Chris Brown. Di ba? Si Chris Lock. Oo, si Chris Lock. Pero dito naman, mid lane. Nah, yun lang yung only team natin na South American team. Infamous. Malay mo naman, makabulas, di ba? Ano ba yung beach game na yan, MJ? Ano po? Betting app po siya. Yung B game. Beach game tuloy tawag. Beach game. Beach game, ayan.
So, pag yan, pag mahilig kayo mag-ano, mag-bet yan. Mag-download kayo ng B-Game. Mga bet lags kayo. Bet lords pala, sorry. Yan, sa B-Game. Maganda yung mga bigayan dyan. So, ito yung nakabol. Itong si ball down. Nabutan pa nila. Ang spoil pa. Spoil na buhay. Kaso tinamaan. Boom! Ang Bramble Maze. Tara, dito na Sumail! Pero ito na, si Ishmael. Ayun na, micro. Sige ko yung zip niya na gano'n. Parang every zip, parang 100 mana lang na ano niya, no? Nagkagamit niya, diba? Ang ikli ng zip niya tayo, pag nagsisip tayo, ganyan. Ganyan kalaki yung zip. Si Sumail, pag magsisip, ganyan. Pero parang may papansin, parang 100 mana lang nagkagamit niya. Saan namin niya naiiba to eh. Oo. Maganda yung B-game. Maganda yung mga nasa B. Maganda naman. Maganda yung mga nasa B. Maganda yan. Maganda yung mga nasa B. Maganda yung B game. Maganda yung B game. Pero pag si Calcio magsasabi, syempre iba. Promote B game, B game. Lahat ka pa laki yung Calps. Charot mo raw si M. Si M. Yung asawa. Si Ate Margie doon. Ano ba? Baka issue. Tayo issue, Ate Marge. Nandun po si Carl. Nagbe-babe lang. Nagbe-babe. Hindi po. Hindi ako napipilitan sa big game. Magaganda yung bigayan ng big game. Hindi ko sinasabi magaganda yung nasa wala ako sinasabi. Uber yun, burado. Burado ka agad. Nakarinig lang tayo ng game. First 10 kills, mukhang mabubunta. Uy, naku, saka pupunta. Dive na nga dito. As tinamaan ng tinamaan ng Pierce. Guys, uwi ka muna. Ayang, hindi na dahil siya air rise. Pero yung isa pa rin yung pag ganito, mga post for like Dyke Willem. Nakikita natin naka Basilius yan eh. Tapos yung Basilius, i-disassemble nila. Yung Sobby Mask, gagawin nilang Yules. Tapos yung Ring of Protection gagawin nila lang yun. Earn gagawin nila lang yun. Pero hindi ko siya nakita ngayon. Wala siyang bala kung magano dito. Mag-earn. Wala naman din siya pagkagamitan eh. Okay, pero okay. Hindi, may Tide Hunter para sa... Okay lang din mag-earn. Wala na ba si Deadly? Wala na po sa Navi. Pango 5? Napango. Pero item check na muna tayo habang wala mang gera. Ito drums, kaya. Ito wala. Ito, Soul Ring, anong buboy niya? Bloods? Face Boots. Bloods. Ito, Etherlands ata. Etherlands ka. So, nahiko naman. Ayan. Wala pa siyang boots. Si Crystallize going for Maelstrom. Ito, malapit. Medyo malayo pa sa Desolator. Axe naman. Malapit sa Dagger. Pero itong City, kahit pa paano, naka-recover na. Kahit na 0-3. Ang hirap ng buhay niya. No? Isipin mo, pinapahirapan siya ni Sumail sa mid. Pero yun naman kasi kagandang kiti, kahit na mabugbog. Abis siya mag-farm. Oo. Nakastakan mo lang ancient, na mga medium camps. Makaka-recover na agad yun. Banatan niya na agad yun. Ang bilis nang makarecover niya. Saka isipin mo, 13 minutes pa lang. 13 minutes malapit na rin siya mag-deso eh. Yo, Manggila. Delay yung tactics lang to. Ay! Nakakuha pa rin niya nila dito si Dark Halo. Pero, ayun, napansin lang nga nandito. Uy, yun lang. Ayun na, si Sumail, mag-yules. Pang-dispel ng ano, ng Curse Crown. Pero pwede niya may dash yun eh. Pero siguro yung Yules, maganda na rin pang dodge ng Curse Crown nga. Pang counter dun sa ult ni Axe. Pwede mong pali pa rin eh. Basta magkaroon ng Blade Mail si Axe, tas mag-dagger call, Yules mo lang. Wala nang kwenta yung Blade Mail. So maganda rin naman yung Yules. Pero na-expect ko magano siya dito eh. Mag-blast lang kaya Orchid. Pa-shot up po. Bangless fresh from school. Ano saan yung Bangless? Ba? Si Luigi pala to. Si Darkstar. Kala ko Bangladesh eh. Kala ko bang... Ano? Bang game. No, ayun si Noran. Ay! Shoutout niya pala. Ayun o, Boss Noran Chang. Ayan. Laba tayo dyan. Laba tayo. Tayo.
Oh, masarap mag-bet ngayon eh. Kaso yung kamay ko, pinipigilan ko. Kasi pag ako nag-bet, nag-test ka. Boy, yayaman. Diba, yayaman ang orbs. Yayaman yung Navi business. Eh, mga... Uy, grabe naman yan. Grabe naman yan. Ayan, mga nanonood. Ako, magpo-post nga din ako. Nagka-cash po ako. Diba? Tapos nakubad, no? meron pa ba dyan? Meron pa ba? Pakita nga. Pakita natin yung mga... Ah, mga nanonood. Pero tinamaan ng Ice Blast. Wasak pa nga dito. Storm Spirit. Disipin. Going dito sa may backlines. Kaso, pinag-normal niya nga dito. Di pa ako tapos. But wait, there's more. Kaso, hindi pa sama na dito si Sumail. Sumail going for Dark Willow. Vortex na tata. Pero worth it na rin yung sinabi na first din na yung 4-man rotation na naka-farm tong Weaver and ng TA pati yung off. Tapos napati nila si ano, si Gyro after ng dalawa lang sila, yung Ancient Apparition tsaka yung Dark Willow. So kailangan talaga dito ni Gyro after ng BKB. Para hindi siya mamatay agad sa magic damage ng Ancient Apparition tsaka Dark Willow. Pero problema, pag may BKB na itong Gyro, wala na. Eh, may TA pa rin eh. Ang sakit. Tsaka pwede ka rin tamaan ng call eh. And ito, dagger na si Axe. Boom, recta, bili agad ng smoke oh. So, gigera na agad sila dito. And shoutout kay Nohoran. Nag-bet ng TNC kanina versus Mineski. Talo ako ng 60%. Eh, yung tropa ko din. Nag-bet ng Arcana yan sa lang. TNC. Kinalo ng Mineski. Ayun, yun lang. Eh, ganun talagang ano, hindi buhay. Hindi ka laging panalo. Sugal talaga yan. Pero, uy! Patay ka, boy. Uy, crit ah. Kaso, in human. Pwede yung go secret dito. 10 bits yung damage niya dito sa Axe kalahati lang. Pero nice usage ng smoke plus yung blink reveal na itong Axe na nakakapitas ng Storm Spirit. Nakuha nila yung gano'n nun, yung streak. Magkano yung bounty na nakuha nila? Edi hati-hati sila eh. Ayun. Hati-hati. 454. May live, anong live? Parang yun. Nagsasalita mo ba? Ako wala ata akong sound call. Meron ba? Nagsasalita mo sa Earth. Ginawa kang pipi, no? Isang damage na lang ako. Okay lang. Tap! Pero Ice Blast na naman. Kaso hindi. Isa pa. Tatlo yung nandito sa may bottom lane. Radiant's middle tower is under attack. Tayo din, Dan. 1, 2, 3. Ano yun? Ang hina mo naman. Ano ba yun? Immortalong ka talaga. Ano ba yun? Ang hina, ano ba itong teammate mo, hoy? Ano ba yun ang gagawin? Ano ba itong team? Yung sisigaw, parang doon sa adjustment. Oo, ang hina. Ang hina. Ano yung sisigaw natin? Ang hina mo. Ang sisigaw natin. Immortalong! Ano kayo sisigaw natin? Wala na, wag tayo. Ayan. Nasaktan na ako. Radiant's middle tower. Uy, parang mag-i-stream si Kuya. Oo nga. Nakaduhan yung monitor. Hindi, tingin ko yung kabilang monitor. May tinatagong sikreto. Nako po. Delikado yan. Kasi ganyan ako eh. Tatakpan ko ng Dota yan. Pero yung kabilang monitor. Nako. Browser. Naka-incognito, no? Naka-incognito. Pinanonood ako lang ano, mga UFO, mga aliens, mga ganun. UFO ba talaga? Oo, UFO. Unidentified. Wag na. Flying object! Wag na, baka mo. Ayan, arin. Mahina po kasi, ayan. Baka mahina. Hindi, mahina. Siguro, naglolo ko rin saan. Ganon din sa ta- ganon din problema ko sa taas eh. Yung mic ko, ang hina daw, sa iba malakas. So, ginawa ko, sinagad ko yung gain. Ayun, sabog. Yung mga tenga nila sa mga ko. Oh, oh. Puto, grabe naman yan. Tinulugan na pero wait lang. Ammo blast! Pero gandang ravage. Makakatakas ba dito? Si paring S4. S4? Yun lang. Kinumikira. Ang lupit naman nun. Ayun ang Dota is life. Uh-huh. Alam mo yung casing ka para mag-Dota. Tutulog ka para mag-Dota. Manood ng Dota. Malamit naman pala yun. Gangster ka nga doon. No? Manonood ka ng TI tapos tutulugan mo lang. Ano, yun ang loyal sa Dota. Ano ka ba? Pero... Naku, wala naman na yan. Naku, Ismail. Yun lang. Corner, boom. Uy, bagabong. Burado. Bagabong. Instant tip. Instant tip kay Magical. May nagtitip. May nagtitiltaw.
pang tilt yung kisame na. Nyo, itilt nyo. Itilt nyo yung bata. Bata ko pa, hoy! Sabi dito ng Nabi, bata ko pa. Pero may triple ba dyan, direct? Kahit saan, sa Nabi. Kahit sino dyan. Ang malupit na trade yan. Aha. Ba't ito pala? Dota money. Ayun, may Dota money pala dito sa gilid. Pero ito, nakasmoke ult sila. Ay, naka-invy lang. Naka-invy. Tingnan natin kung may mahanap pa sila. Ayaw ni Axe. Ayaw. Mag-isa lang siya eh. Mag-isa. Gathering information lang. Pala. Smart play. Ganun pang tilt naman kasi yung titipan mo eh. Pang tilt talaga yun. Hindi naman sa ano yun, yung magyayabang ka. Alam mo, pinanood mo ba? Dinidistract mo lang yung player. Pinanood mo ba yung The Score Esports? Ano? Parang nandun yung part na OG paano sila natulungan ng lakad matatag. Mm-hmm. Kumbaga, nawawala yung tilt nila, parang piniplay nila yung lakad matatag kasi parang naglalaro lang sila ng pub games. Yun yung nararamdaman nila. Tsaka pang tilt din sa kalaban kasi doon sa true sight, minute nila. Minumute ng LGD. Ibig sabihin, pag ginagamit ng OG yung chat wheel, tapos hindi sila ay, ano, hindi minute ng LGD, malaki yung chance sa LGD matitil. Matitil sila. Minumute nila. Ayaw nila makarinig ng chat wheel. Kasi parang... Pero sabi niya, ang problema, paano daw nila malaman kung nag-call na ng GG OG, di ba? Kaya minsan tameme na lang sila eh. Ayan, so ayan, trivia. Navi Blizzy. 26 matches, 65% win rate ng Axe. Minsan nakikita ko pa yung Axe niya sa mga pub games. Shadowblade. Pang pub games to ah. Ito yung sa professional game niya. DPC. Pero ayan. Pag ano, pag sa CIs, Axe, narinig ko. Lagi papasok sa ano ko si Ghostik eh. Sa Axe player. Oh, grabe mag-Axe yun si Ghostik. Solid yun. Grabe talaga yung Navi. Nalalo ng game 1. Pero walang total sa Alliance. Na red. Alliance tayo. Ba't ka umakampi kay red? Alliance tayo, no? Alliance. Ah? Abichi ka na? Bubu! Abichi ka! Mag-Alliance ka, mag-isa mo. Bubu! Ayun na ito si Paparazzi. Si Paparazzi na dito. Saka nami-mercenary ka, boy. Nami-mercenary ka. Sari-ari. Huwag ganun. Mali yun. Pero ganda position dito, Nabi. Alam nila nakasmok yung EG. Kaya natin kung kaagat ba itong EG sa bait nila. Nako, double damage pa nga. Ala, walang kumaagat. Sinong mauna? May natawagan. Call me maybe. You're going down. Pero BKB pinap na nga dito ni Magical. Apablast na tama. Tanggal na. Tinga. Dito na nga. Ano yun lang. Nag-U-turn. Nag-U-turn bigla. Wala. Hirap eh. Tokyo Drift yun. Tokyo Drift. Dumaan uy, lang. Uy! Pero patay. May numbers pa nga dito. Ito just, na uy! Pero yung call! Mas maganda! Down plus the Earth Split. May punik. Kaso palag-palag dito yung Navi. They will take down 4 and Navi again with the plays paring Dan. Tumama na yung Earth Split. Tumama yung, na yung... tayo dito yung Echo Stomp. Echo Stomp. Pero mas maganda yung call ni Blizzy. Dalawa. Inti naman ang call, itong si Garo Cutter tsaka yung Elder Titan. Dalawa lang, dalawang support lang napi, tas nilunan napi, parin lang. At si S4, napulitan na ipop yung BKB, ay BKB, yung Ravage niya, pero nakapang BKB si Magical in time. So, inti naman lang doon sa Ravage niya, si Axe lang. So, parang wala, wala, di parang, walang kwenta talaga yung Ravage na ibitaw niya kanina ni S4, walang balap. 3-9, di ba, after niya mag-rabbit ni Esport, 3-9 ni Sumail na makapitas ng Axe kasi siya yung low life doon. Pero na-miss rank kasi. So, hindi niya na kinumit din ni Sumail. Smart play na rin doon. Para kay Sumail. Hindi niya kinumit yung buhay niya para mapatay siya. Kasi kung i-commit niya yung buhay niya doon para patayin si Axe, ba, in-den mo lang siya naman eh. So, mamamatay din siya. Ito, bubuhay niya lang itong Bloodstone niya. Pero, wala pa sige. Mastop aggression. Nakuha na nila yung momentum. Di na nila hayaang ma... Tsaka walang Ravage eh. Nakabawi yung ano dito, yung TA dito. Oh, nakita nga nila. Kaso eto na, sumayin. Papasukin na nga lang. Nice, Yules! Eto naman. Paper Yules! Papasok pa rin si Storm. Makukol pa nila. Ginugaw pa nga rin nila dito yung ancient apparition. Now, nahanap pa ng another kill si Sumail. Dalawang support na naman yung mabibitas. Pero eto naman, hindi pa mititinag. Si Paring Crystallize going for 1. Templar with the damage. 2,
4-1 exchange in favor of Navi. At Navi. Ay, nako. Going for more. But ay, si Arthur pala nanganganib. Arthur, trapping down low. Namatay sa swarm. Arthur, nabigyan. At Arthur, makakatawa. Pero cool, ang gandang pasok. Pero Storm Spirit going back in with the mana. Magical. Sustain, giving the damage dito sa side ng EG. Pero wait, di pa kami tapos. Palag-palag lang. Ayun lang. Traod na lang po. Low. Mm-hmm. 3-4-3 trade, pero nakuha pa nga, nakuha nga lang dito ng EG. Dalawang support, isang offlane. Oo, gandang ano doon. Gandang dodge ni Sumail. Doon sa Terrorize. Nabuti na lang, pagbagsak niya doon sa Yules na ginamit ni Zaya. Makagamit pa siya ng Yules para madodge yung Terrorize. Tapos kahit walang rubbish, no? Surprisingly, kahit walang rubbish, nakapalag itong EG. Kahit na may Aegis itong si TA. Basta mahanap lang ni Sumail sa backline sa itong dalawang support. Kaya-kaya ng EG pumalag sa teamfight. Ito. Crystallize. Pag-scuddy siya dito. Yung mana burn ata eh. Hindi. Strength yan eh. Sa ganyan kasi mas maganda kasi yung strength. Kasi 20 mana burn hindi naman ganun kalaki. Tapos ang lambot mo ni Weaver, di ba? So, uno mo talaga yung gano'n, Mr. Ganyan talaga yan, para... Ano yan eh, mind games talaga yan eh. Pag minapatay ka, siyempre, instantive talaga yan. Para matilt talaga. Para mawala sa laro, di ba? So, parang hindi na ginagawa ang tanga ng mga to. Ganyan mo talaga. Radiant's middle tower has fallen. So, level 15 ni Axe. Kinuha niya move and speed, hindi manner niya. The momentum is real for Navi. 2014. Radiant's ang tanong, kaya bang buhatin ni Sumail to? So, kasi kung makikita natin sa network, kung gayon after, medyo walang ipon. Medyo ano siya ngayon, medyo mahirap ang buhay ni RDG. BKB going for butterfly siya dito. Ang tanong, umabad ba yung butterfly niya dito? Pero kung tinuloy sa loob na yung aggression nila dito, no? Mm-hmm. Wala, mahirapan siya dito sa butterfly. Ayun, breathing space naman para sa side ng EG. Konti-konti lang. Sa mid nga lang, ang tambay sila dito. Aegis! Tignan natin. Kung wala na, 52 seconds. So, I think hindi na makabasag na ano to, ng third tower. Pero at least, yung lahat ng outer towers dito ng EG mawawala. NTE, grabe. Gators na to. Sakit na. Tapos magana siya. Maganda yung bibil niya, Hex. Army added, lockdown sila dito. Game 2 na to, yes sir. Game 1, panalo Navi. Mm-hmm. Team sure win. Navi. Radiant's bottom tower is under attack. EG, hindi sila nag-smoke, no? Siguro alam naman nila yung timing ng pag-expire ng Aegis, pero ayaw nila muna mag-risk ng... Pa-farm muna sila. Kasi gano'ng after, hindi pa talaga siya in-fighting shape, eh. Kailangan niya pa talaga maraming items. Ayan, bawi ng Aegis dito. Pero imagine, 28 minutes pa lang to. Mm-hmm. Pero skadi na tong si ano, Weaver. Kahit na rin. Pero Aether Lance na naman dito si Lina. After siguro niyan, magaan niyan. Aga Nymphs. 830 po TNC sa Wombo X combo mga tol. Magaan siya muna. Go Scepter. Okay na yung Go Scepter. Pero di siya mapatay agad ng, ano, ng TA or ng Weaver. As yung Go Scepter, pwede niya pang going E-Blade mamaya. Pang sagip dun sa call. Yaks. Oh, maganda yung Go Scepter. Dire are scanning. Kinuha rin ni ano dito, Lina, yung ano, yung 350 health. Hindi niya kinuha yung plus 140 light strike array damage. BKB na yung Axe. BKB na yung Axe. Hindi siya nag-blade mail ba to? Parang hindi yata siya nag-blade mail. Angay pa lang siya mag-blade mail. Pero tama naman yung ginawa dito ni Axe na hindi mo siya mag-blade mail kasi wala pa naman siya masyado i-re-reflect na damage dito kay Gyrocopter kasi wala pa naman damage nung Gyrocopter kung tutusin. BKB. Wala namang damage masyado yan eh.
Tama lang na ganun mo sa dito. BKB. Punta ko Ravage! Nakapasok nga nila dito. Pag-reverse count nga nila. Napush yung Weaver! Lang yung axe na pag-BKB. Pero yung damage at physical tinatanggap dito ng Navi. Dalawa yung mawawala. Mga walang buyback to mga sir. Yun lang. Wow! Triple kill para kay Ismail. And just like that, Bagang. Bagang. Ah, lose 3k gold change dito sa ano, Navi. Ay, sa EG. Di pa tapos. Rostar. So, tingnan natin mga nakuha nilang streak. Kung magkano ilang, ilang bounties. So, Zayak 273, 381. Ay, hindi pala ganun kalaking crystallize. Pero pinamalaki yung magical. Tapos nakuha pa ni RTZ. 761. So, and after nun, buo na yung butterfly niya bigla. Alam kasi ng EG rin dito na yung Navi, since yung Navi na nasa kanila yung map control, kukunin na nila lahat yung bounty as many as possible na makukuha nila and prepared yung EG dun sa 30 minute mark. Pero yun, wala na nga dito. Pumahanap ng matotokyo drift. Pero makakakuha na naman ng top ng dalawa. Pero ganda na no. Ginawa na Navi. Risky pero worth it. Kahit tatlo na sila, napatay nila siya na doon. Si Gyro after. Kaso, cooldown na tayo yung Yules. Netong Lina. Kanina. Pero I think kahit may Yules itong si Lina, wala eh. Ang hirap inegate yung damage, yung follow-up damage ng call kasi Ice Blast plus ano Bedlam, mananakit ka talaga dun. Eh, wala naman sila ng pipe dito. Sa side ng EG, walang pipe, walang Glimmer Cape. Kaya mananakit talaga si Arthur doon sa magical damage. Ilang taon na ilang taon na daw sa Sumayas? So, 16 years old yun ano, ng TI5. Siguro, 19 na 20 na siya ngayon. 19 na 20. Bata pa rin. Dati ka naman na bago pa lang siya sa AG. Mapapansin mo pa rin yung pagiging ano niya, yung pagiging Pakistani niya sa accent ng pananalita niya. Pero ngayon, ano na eh, yung accent niya ng pananalita, ano na eh, American eh. American rapper na. Yes. Para dun sa call, kasi diba, ang galing kasi yung gawa ni Blizzy. Alam niya maraming ni Yule Scepter, hindi siya nag-blade mate. Yun lang problema mo, paano ka ha-hide ng Blizzy's call? Roshan is up. Alam nila yan kasi may trap dun sa ano eh. Sa rush pit. Ayan kaganda kay TA. May advantage dun sa ano. Pag-respond ng isang Roshan kasi kitang-kita niya. At least naka-force sila ng buyback dito. Pero Elder Titan lang eh. Siyempre hindi ka pa naman na sulit na sulit dyan. Pero ang nahirapan na to si Arthur. Maka-survive sa teamfight. Kahit yung BKB hindi niya maipop eh. Kasi wala pag nauna eh, no, siya na call, wala eh. Wala na eh. Na kagad siya. Sure dead na siya eh. Di ba Butterfly na ba siya? Butterfly ba naman? Naging farming yung game. Ayan. So, gusto pang mag-avail ng... Bibili nyo po, solid pushers. Solid naku, pushers po. Bibili ba sa t-shirt natin? Number one, solid pushers. Bibili ba sa t-shirt natin? Ano, bad manatics ano dyan eh. Bilihin talaga dyan eh. Ano, nakabenta naman? Nakabenta kayo? Nakabenta naman pala.
Alay, na-expect ko na yan pag ganyan. Genius Hunter talaga yung unti yung ano. Bibili. Stupendous. Bakit walang live yung Wombo combo? Naka-live po. Naka-live, sir. Check nyo lang. At least bumili, may... At least may bumibili. May buyer, ano ka ba? Kasi naman wala, no? It's the can that... Ay, it's the thought that counts. So, eh, paano pag solid pusher ka pa rin? Okay lang. Eh, paano pag genius hunter ka? Hit down, boy. Maroon lang. Aegis, eh, nakakuha na ulit ng Aegis nung Nabi. Keso, kanina napunta. Weaver naman siguro yan. Mid ako, carry ka. Uy, pero mamaya na yan. Uy, mamaya na yan. Mamaya na yung Civil War meta. Paso, Alpha Blast. May tinamaan na naman. Ginagawa nga dito ng Weaver. Ito si paring Arthur. Kaso, Arthur. Si Arthur. Hindi ko rin naman na ipapap yung BKB ko. Lagi rin naman na burst. Hindi, pop ko na lang. Pinilit na lang. Oo, pop ko na lang. Baka mamaya. Sabihin, hindi mo ginagamit BKB. O, ayan. Baka magalit mga teammates mo. Ba't di mo ginagamit yung BKB mo? Ayan, ginamit ko na. Tinatakas ko na. Oo. Sakit. Ito na yung Storm Spirit na makulit eh. Level 25 na ba? Hindi pa naman na. Pero ang hirap humahigraw. Lalo na pag nag-level 25 yung Storm. Kasi yung plus... Ay, yung ano. Yung 500 distance. Tapos magkakaroon ng ano. Ng remnant. Ayan. So yan, 36 minutes. Naging farm lead tayo. Ooh! Oy! Yan na naman! Net boom! Kaso ito si Ismail, mahuhuli ng Yules, tatamaan ba ng knockdown ng Yules na naman? Nice, Ravage. Pero Ravage, nabitawan, Aegis ma-expire, Sumail, umahanap ng mangingin. Ganda, cool sa tatlo. Kinol me maybe, buhay pa nga dito si paring Storm Spirit. Kaso nagsisiatrasa muna dito yung side ng EG. Nako si Crit, dive back to ha. Tatamaan ng Bedlam, itong paring Mina. At mukhang mapapatay nga nila dito si paring Crit. Pero hindi pa sila tapos. Mga sir, yun lang. Palag-palag dito with the... Storm Spirit! Grabe. Abol dito na, Abi. Pero mukhang wala na mahahap. Grabe yung Storm Isomay. So, 2-4-1 trade. Kasi dieback yung Lina. Namatay dito si Blizzy. Pero maganda dito sa EG, hindi na naman matay si, ano, si Arthur. Oh. Hindi na siya namatay sa engagement na yan. Oh. So, tira natin. Wala pa na ba siya magaganin? Ay, ako na lang. Medyo malayo pa. Oh, pero ito yun. Pinasok na patay. Naman! Rebo, Red Bull. Pengin naman Red Bull. Ayan kasi problema talaga pag may ano ka, yung support na wala kang patakas. Pag nakita, hindi. Pag nakita ka talaga ni Storm Spirit, dedo ka talaga eh. Mga minus one ka na eh. Aha. Lapit na siya dito sa aga ni... Pero parang ano pa ata yan eh. Parang mas maganda pa ata kay Blizzy yan pag nagkaroon siya ng aga ni Miss Kasi may Blade Mail. Marapit na mag Blade Mail. Kasi di ba mangyayari dyan, dalaway atake, mas magpo-proc yung Blade Mail. Mas magre-replic yung damage siya ano nun. Sa Gyro Copter, pag naka, ano ka na, may side gunner ka na, di ba? Mas maganda yung Gyro, G-Axe. Pero, maganda na mas AG, dalawa yung may Yule sa kanila. May Yule nung, yung Lina, may Yule din yung Storm. Para sagipin itong si Gyro Copter sa Call Me Promote Maybe. Promote ko lang ha, sa mga gusto ng energy dyan. Red Bull na buwan. This show is sponsored by Red Bull. Yung mga gusto ng energy dyan, yung extra sipa sa... ginagawa niyong trabaho sa araw-araw niyo. Red Bull, number one. Red Bull, number one. Baka naman. B-game, maganda po yung bigayan doon. B-game, number one. Ayun, tingnan mo, two hits lang. Two hits lang yung LB. Nakuha na ni, ano, level 25 na yung, ano, TE. Diyan na siya dito, medal, mailed, hit, bash. Yun lang, gandang call, Otto Arturo. Pero mas maganda yung Ravage. Na-focus fire sa may likuran. Parang yung ano lang, dito naman. Patay! Laban, Terrorize tumama. Arturo out and down. Pero yun lang, wak-wak dito. Storm Spirit is out. Buyback inibit na gandang call again. Kaso call na naman. Call me maybe. Part 2, Sumail with the buyback. Trying to find one. Makakatakas ba dito? Ay, Weaver. Weaver, Weaver. Mamamatay pero may buyback. Lock up.
itong ano, mamamatay rin ba? Apparition, mawawala na lang. Na parang wala at sumail. Sulit yung buyback niya, boy. So, 3-4-3. Tama, 3-4-3 trade. Kasi nag-buyback doon si Storm. Pero, maganda, nakakuha dito ng ano. Hindi, para both teams, parang masaya doon sa nangyari engagement. Kasi nakakuha sila yung dalawang core. Eh. Pero masaping Nabi kasi na-first nila mag-buyback si Storm. Tapos, patay pa nila si I think wala naman makakuha objective yung ano eh. Yung EG eh. Pero, kung push, wala kasi sila gyro after eh. Pero at least, 40 minute break na. So may mga catapult na pang push nila. Double catapult. Roshan, wala pa kasing Roshan eh. Ayan, BKB na dito yung Storm. Call na lang yung pang-pulis pa niya ngayon. And, kagandaan dyan, Storm. May ano na 17 bloodstone. I mean Storm level 25 na. 27 di ba? Tatlong beses pa lang siya namamatay. Naku po. Paano pa patayin niya? Pero kasi para sa akin mas madaya yung dating bloodstone eh. Kasi di ba yung timer, yung dead timer mo mas mababa. Eh ngayon kasi yung regen na lang yung sa Blastoon, tas ano, pag clinic mo, yung mababawasan ka na mana, pero magigain yung health mo. Yung kumukulat ka. Di ka tulad dati yung Blastoon pang suicide eh. Ding, 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 kills na ba na? Si Arturo. Ako mag-aaganim si Arturito. Five man dream pala dito si ano eh. Si Sumail, pagkakuha niya ng aganim. So maganda yan. Pag nag-aganim siya, may pang setup siya dun sa Earth Splitter. Tsaka sa Ravage. Cooldown pa. Dami nilang ano, pang setup. Eh, dami nilang ano. Pwede pa follow up dun sa ano. Sa AoE Electric Vortex. Maganda dyan sa Talik kay Gyro Aftab. Aha. Kahit ma-call siya, at least nagla-livestream siya. Pero, may naka-solar crest ba? Ah, meron. Kailangan ma-timing ni Tidehunter na ma-solar crest nung si Gyro Aftab pag na-call. Kasi nanakit siya dun sa minus armor eh. Yung ba? Ito naman ang ano. Parayan. Ay! Lugaw ba nila? Ay. Tansyaan lang. Hintay nila. Patas ipapanish na. 25 na rin yung Tidehunter. Kinuha niya ano. 250 damage. Hindi naman yung CDR. Hindi naman damage ng Weaver. MKB na ito eh. Nalifier siya dito. Para hindi makagamit ng BKB ano. Gyro Hopper. Radiant Ascend. Mm. 43 minutes in the goal. Dumi ng smoke dito ni EG. Tignan natin. Malaman natin kung ilang minuto magre-respond yung Roshan or segundo. Tung. Tagal lang. Tagal lang mabas. Uy! Minimum respond time. Segundo na lang. Ayan o. 7, 6, 5, 4, 3. Matatiming ba ni S4? Grabe naman yung minimum respond time. Matatiming. Ayun, natimingan niya. So parang ano lang, 8 minutes na ano, pag-respond. Yung sa Roshan. Bilis. Tingnan natin kung alam ba ng Nabi. Pero di, sa tingin ko, malalaman din ng Nabi yan. Tidehunter lang. Na may Roshan na. Dahil trap lang, kita-kita na ni T.A.N. Kita-kita na ng Nabi na may Roshan. Pero, ganda to. Nako! Bigera na! Bumera na sa may likuran. Kaso yung camera, hindi na alam kung sino titignan. Oy, nasa na. Uy, nakait nila yung BKB ni Blizzy. Maganda to sa EG, ha? Hindi nila pwede ikaw si S4, eh. Sobrang hirap kung ikaw na agad nila sa S4 kasi malaking chance makapag-rabbit yan dahil may Kraken Shell. So, ayaw nila ikaw si S4, pero in the end, maganda yung ginawa ng EG na first nila mag-BKB si Blizzy. Kaya hinay-hinay muna dito natin.
Magbaback muna sila. Bounty na maganda daw lang. It's time na ba? EG? Mag-take ng Roshan dito? Sila na makakuha ng Aegis? And Aegis, sila natin kung ano yung laman ng Aegis. Ay, sorry. Aegis. Ay, meron po aguluan. Ah, wala. Stop! Tantsahan lang ulit. Muna nagkakapa tayo na. Puro tantsahan lang. Pabilisan na lang mag-dota. Sumayin. Agad yung shard ba? Uy, agad yung shard! Naku. Eh, sa ngayon, matitignan ko ha. Sa Nabi, parang mas maganda sa kanila yung agad yung shard. Kasi wala naman, parang kung sa refresher shard, parang wala naman silang masyadong paglalagyan. Pagagamitan. Kasi wala naman silang ultimate na masyadong matagal yung cooldown. Eh. Unlike sa EG, kung refresher shard, maganda, makuha ni S4 yun. Double ravage. Kaso, ang tanong, si enough ba yung mana niya? 867, parang di antay yung net yung mana niya. Pang dalawang ravage. Tapos, pag nakuha naman ng EG, aganim shard, di na kailangan ni Sumail na bumili ng ano, ng aganims. Pero kung sa Nabi, maganda makuha yung aganim shard. So, Neko or si Weaver. Para kay Weaver, pwede niyang gamitin time na sa camp eh. Sa naman, ancient apparition. Para mas masakit yung ice blast. Yan ay bash. Buyback. Buyback dito si paring Nina at mukhang Nabi at Rasan. Pero gugo na dito Aji. Ay, actually EG kasi wala nang BKB itong si ano, TA. Hindi kami yung cameraman guys ha. Si Purge. Super sa camera naman. S4, alin niyo na ba yung buhay niya? Ako, S4. Iba, iba. Dito, pero yun lang sa kaagad. Oh, good electric vortex. Ismail, the combo is real. Pero yun lang, mamamatay pa nga dito. Against na nga. Sa race of Navi, nagsibaybakan na. Tumangiti na. Kailangan patagalin pa. Split, tatamaan yung dalawa. Pero Ryze, mabot. Pero the vortex na naman. Tuman vortex. Si Aegis, wala pa na kuha. Storm Spirit, doing it. Die back, yung leader. Nabi will go down as 4 at the EG wants to go for more kaso wala na silang aabutan. Grabe naman si Sumail dun, oh, boy. Grabe electric vortex. Pero doon sa Rosh, namatay ni Rosh. Hindi ko alam kung sino yung ano, yung nagkakapatayan ng guli. Hindi ko alam kung ano yung maskil na nagagamit, di ba? Pero in the end, nakuha. Ang tagal nung ano, nung ages na naka ano lang dun, naka, na, nasa ano lang, nasa lapad. Siguro mga 5 seconds, 6 seconds na wala na nakakuha ng Aegis. Pero nakuha ni Sumail yung Aghanim Shard. Boy, 33! Sinong kumuha? I mean, sino yung nag-benefit? Alina, tama lang, Alina. So, nakuha, binigay ni Sumail yung Aghanim Shard dito kay Lina. Yung Aegis na punta kay RTZ. Yung Keso, kanina nakapunta yung Keso. Sa kalaban natin napunta yung Keso. Vortex lang. Keso? Dito pala, Keso? Aki, ano nga. Sa Nabi na, kubot na yung Keso. Pero na nga dito na EG, EG, dive back din yung Weaver. Hindi ko lang napansin dito sa Weaver kung nag-buyback timelapse pa siya. Nag-buyback timelapse pa, okay. Kasi hindi ko napansin na nag-TP siya eh. Tapos naka-ano agad siya, nakapunta agad siya sa teamfight. So, taga na nga siya, buyback timelapse. And, disiplina dito yung EG, pabuhay na yung Weaver. Kaya, tulad na rin. Ay, full lane ng proc sa may mid, tapos may lirak sa may baba. Sulit na rin. Not bad, not bad. So, biglang... Di ba speak ng ano, network bigla? Kanina, lagi nasa Nabi. Bumulusok bigla. Oo, okay. 17k na dito sa EG. Fake ba kala to? Fake ba? Hindi kakagat ba? Kung wala. Pero item check na muna tayo kung wala pa. So,
RTZ, Kagi. Para kahit pa paano makunat-kunat na siya. Si Sumay, ayun, naka-games na nga. Saka 33, that's 2 Lai, Migo, Scepter na. Ano oras po next game ng TNC? 8 o'clock doon po sa kabila, no, Rev? Saka... Tatapusin lang to, tapos... Ano ba yung sa amin? Yung Liquid? Liquid Secret. Pero nag-start na. Nag-overlap. Ah, wala. Liquid Secret? Oo. Di nga, 1-0 na. Sinong 1? Wala na, nag-overlap na. So ito na yung last series natin. Hindi, kakas natin yun. Ah, jump in tayo. Ah, jump in, jump in. Anong oras game ng Liquid? Nagsimula na po. Nag-overlap kasi yun eh. Yung stream. 1-0 in favor of Secret. Pero eto, sinimulan yung akurado mo dito. Ito kayo ko, Captain. Napapirin ni Agent Sumail. With a 2-1 vortex coming in. Blast the Ravage. Sumail, nag-overlap na naman. At nangungulit dito sa may top lane. Pero ito, lalaban dito yung EG. Multiple BKBs. Pinap na nga dito ng EG. And EG, going for the tier 3. Nasa zone out lang dito yung Navi. Pero Navi, magagawa. Navi naman. Ganda nga, high ground defense. Ang ganda rin yung Electric Vortex plus Ravage, pero kulang sa follow-up kasi hindi nakaposisyon dun yung Elder Titan. Patay yung Gyrocopter that time and malayo si Crit. San yung TNC orbs? After siguro nito. After nung series na to, may TNC. Di ko lang sa ano. Kung gusto nyo mapanood, sa kabila. Wombo Combo. Wombo Combo. Nandun po sa Wombo Combo yung TNC. And ang magkakasata nun, si Alec. Tsaka si Kalt. Si Tito. Si Tito Kalt. Tito. Teach me. Teach me. Autodoggy. Ha? Autodoggy? Di ba may ganun dali kanta? Dali lang yan. Ah, dali lang ba yan? Ah, dali lang yan. Yung ganun na, ang ganun. Yung ganun ka lang. Arp. Mamaya pa after nito kasi hindi pa... May nagkakas pa ba sila doon, Rev? Ayun, nagkakas. Pero hindi pa TNC. Ayun. After neto, siguro TNC na doon sa kabila. Kasi na-delay tayo kanina eh, no? Uh-huh. 1 hour na delay, yung 9 naging 10. Welcome to China! Di ba, may ano lang, may problem lang. May technical. Hindi, hindi mo lang maiwasan yun sa event eh. Technical problem. Lalo na siya ngayon. Lalo na siya ngayon. Ano yung may Shanghai, ano, Major Part 2. What happened? Team Secret, sino nanalo? Nanalo na po ng game number 1 yung team. May ano pala si, ano, no? Si Arthur, yung, ano, yung emblem. May emblem. Yung pang TIA, TI9. Ano? Ay, oo nga, no. Eh, mayaman, ano ka ba? Kuha ko yan, bibenta ko agad yan. Tignan natin kasi may mga naka-TI9. Ito wala. Ito wala. 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 China. Chinese player Chinese talaga. Team, makadalasan makikita mo may emblem eh. Si Arthur lang. Si Arthur lang yung baby rage. Kumalma akong baga. Oo nga, sabi niya. Dagon, ha? Kakaibang build to sa Dark Willow. Dagon. Dagon. Niku po. Dagon. Naka-Eblade pa. Ano, yung Lina pala naka-Eblade. Ayan, balik tayo. Pero ang cute kasi nun eh. Parang ako lang yun. Naisa, siguro kapatid niya yung nag-picture, no? Si RJ ba yan? Ayaw pala. Ako kung ano, ako ganun din ang pag nanonood ng... Nang Dota. Dota. Oo, nakakatulog. May YouTube, no? Nakatulog din ako, nakaside down ganun. Tapos, yun na. Natulog ka, lagi ka nakangay, no? Sarap. Pero hindi ka naman mahilig, no? Mahilig ako. Then, pag bubuta ako sa anong, parang hindi ka mahilig. Conscious yung... Ay, ano ka? Mahihain ka pag may tao, no? Oo, pag may tao. Pero pag ikaw lang umihilig ka, no? No hold barge na yun. Si Alo ba yan? Hindi, si ano yan, si Kuya Nick. Si Alo ba yan? Si Kuya Nick yun, hindi nyo ba makita? As lang sa inyong dalawa, sino mananalo sa year na to? Ako, nag-TNC ako eh.
Eh, ako kasi LGD. Realistic. Kumbaga realistic goals yung sa'yo, realistic lang na. Mukhang hindi na TNC tingin ko. Stupendous! Kasi isipin mo, tinalo sila ng miniski. Ang inaano ko, LGD o kaya Fnatic. Kung hindi supportang Pinoy, siguro Team Secret. Kasi isipin mo, Team Secret nag-Lilo. Nag-Lilo sa... Pero sila yung top DPC points ngayon, diba? Sila yung nasa taas. Pero kasi kung titignan mo every TA, parang yung nananalo ng TA yung ano na eh. Yung unexpected eh, no? Hmm. Sino pa unexpected dito? For si Newbie. Newbie? Infamous. Oo naman eh. Gulat ko, no? Infamous. Unborghesa, no? Oo, oh, si Chris Brown. Si Chris Brown. Man. Infamous. Basta yung mga least expected na mananalo. Ano ba yung standing nila, team ng Chris Brown? Kev, check nga natin. Gusto ko malaman yung kila, ano, Chris. Si... puro talo. So, eliminate natin yung iba. Alliance, talo din. In gaming, ito din, talo din tong ano. Talo so, din. Sa group A, ma favorites dyan. Yan. LGD, Secret, Liquid, yan, consider. TNC, consider na rin natin yan. Yan lang. Para sa akin, yan lang. OG, BP, BG, Fnatic. Ayan. Tama. EG pa, EG. EG pa mo. Talo din eh. EG. Malay mo naman, EG. Ngayon, sila maganda. Ako pag OG yan, ako. Wala nang makakapigil dyan. Pero, napakan OG ulit. Eh, pag OG nag-champion. Wala nang wala nang makaka-rewrite sa history nun. Two-time champion ang hirap na. Ang hirap na ano nun, gawin nun. Ako sabi ng EG. Gawin natin, mag-Chinese Dota tayo. Yung ano, yung two-time na TI champs, medyo madali. Pero yung ginawa na OG na yung ano, yung, tag dito, yung sunod, dalawang sunod, sila yung panalo ng TI, yun yung mahirap. Malay. And so far, wala pa nakagawaan eh, dalawang sunod. Sabi ko nga, tao din. Nilalaban ka lang, Arthur. Burado ni si Arthur. Buhay dito ni Arthur, makakadikip na naman dito. Sa isang Navi, pero Navi tinamaan ng staff, kapasukin naman ng Vortex sa likod, tanggal ang buhay dito ni Tastilo, Weaver. Weaver mawawala, buyback available, pero itong Gyro Copter with the buyback, coming from Arturo. Ang taba ni Lina dito, refresher, refresher ano na, herb, sa dalawang Laguna. Pero at least, yung EG dito, ay yung Navi dito, kahit namatay si Weaver, hindi na first mag-buyback. Uy, rapira na. All or nothing na to, boy. All or nothing na. So, anong tatagalin na? Tatagalin muna yung credits. Eh, so far, makikita mo, wala naman yung mga AUS speed. Ito, may AUS ba? Wala. So, kanina mo pupunta yung Aghanims. Kailina. Hindi. Kaya na lang. Para AOE. Na ano? Na... Gash. Oh my gosh. Gash. Oh, hindi ginulit. Oh, yun na naman. Joke lang. Promise lang. Na-joke lang, no? Joke lang. Ano first ba nila mag-buyback doon si Weaver? Ano natin? First na. Tunay ko, nag-perform ata pang Aghanims. Hindi. Alam mo, nag-perform mga Aghanims. Eh, yung disa dito, ha? Lang, ginag... Pagkain? Gutom na kami! Pagkain! speaking of pagkain... Grabe pa rin yung... Uli kong kain, ano pa? 11 o'clock. Dyer's bottom barracks are under attack. 69 years ago. Oh, oh, ang ilig mo talaga si 69. Siguro na may 69ers pa sa Jollibee. Lagi dyan na sa Jollibee. Oh. Siguro yun lang naman kayang bilhin na estudyante dati. Okay. EG! Umiisa na kayo, EG! EG! Tagal na nga, pero nagkakatansyaan lang. Nagugutom na ako, EG! Aksyon! Nagugutom na kami.
truly top hate. Pero ito, ay, kailangan niya yung Shiba's guard. Shiba's guard. Shiba's guard or Hex Guru para sure na makapag-double ravage yan. So pero, double ravage, double Laguna na to. Anong tatagal niya dito? Kung may refresher shot pa siya. Ani, siguro Vladimir na lang mo. Tatagal niya dito. Pero ayun yung pambuhin, siyempre. Kailangan niya ng buyback dito. So 43-26. Sana may parka na giveaway. Wala. Ay, meron pa tayo. Kakatapos lang to ulit. Kakatapos lang. Dawi win de Castro. Sayang, he's not here. Tulog ata, boy. Ha? Tulog ata. Ay, Arcana, sayang. Wala ka rin. Wala ka rin. Sunod-sunod. Isa-isa lang. Hindi ako si Tagumo. Pero yun lang. Pinasok na nga dito ng Ravage. The second Ravage will come out. Pero multiple buybacks sa magkabila. Dalawang gore. Nagbilihan na. Pero tuloy-tuloy pa rin yung bakbakan nila. Mawawala ata si S4. And yun nga. Nawala lang nga. At sulit yung buyback ng Weaver dito. Lina, tanggal ang tinga. Nakol pa nga. Tatlo yung mawawala sa side ng EG and Navi. Palag-palag-palag, oh. Welcome, 70 minutes. Ay, ay, ay. Burado si ano dun eh. Si Sumail. Sa ano, sa, eh siyempre, si Magical naka-divine eh. Tama ba? Siya nakapatay. Oh, divine, siya nga, divine, siya nakapatay. Divine. Parang 2 hits, 3 hits lang ata si Storm. Eh, tingnan mo yung ano niya, yung armor niya, ang baba oh, plus 5 lang. Lasa si Ibus Guard eh. Mga idol stream po ba kay TNC sa kabila po? Sa Wombo. Sa Wombo. Eh, Wombo Combo. Wombo Combo. Nandun po. Si Rain sa kasi Alec. Tit Alec Mabang. Sa natin. Woo! Woo! Gutom na kami! 70 minutes. Swiftly woo! To the temple's defense. Ah, eh, yun this. Ito, magandang item din to. Ah, para hindi ma-burst. Ah, para hindi siya ma-burst. In case na hindi siya makapag-bitaw ng BKB na sa Ravage. Hindi siya mapapatay. Wala, naka-DR na eh. DR na pwede na nilang diretso ito pero nag-force. Buyback si Elder Titan. Plano, parang hirap din pumush. May hirap pumush sa side ng EG. May hirap din pumush sa side ng Abby. Oh. Kasi mamamatay yung creep wave nila din sa ano. Sa... tawag dun? Static Remnant. Paano mo? Double call lang kanuna niya? Kakaiba yun ah. Hindi niya kinuha yung... Oh! Hindi niya kinuha yung tatlong Aldur. Oo. Oh, hindi niya kinuha yung tatlong Aldur, no? Ah, sarap. Kaso... Mayroon balak sumuha. Kuya Nate, baka naman... Tom Goods na kami. Walang balak sumuha itong EG! Ay. Naku po! T.I., baka naman gusto nyo mag-break ng mga 15 minutes, 30 minutes. Oo nga. Parang makakain kami. 15 minutes lang. Pero ito, magsasatanic na yung Kaira Kapler. Ang tanong. Ang tanong. Mabubuhon niya ba? May tamaan ba siya? Ah. Ba't ba ganito lagi? Pag nagkakas tayo lagi. Uy, pero ito na! Ilang sinimulan na, Murado! Tanggal yung tinga, Alina, napalipad pa, buyback, pinamit na, papasungit pa nga, pero Magical with the double kill. Naku si Magical! Pinagtukutok, si Divine Ranger, naku! Nakuha ni Arthur! Nakuha ni Arturo, and mukhang easy! Naku, takbuhan na boy! Time to say goodbye! Papapalag! Walang buyback si ano, Crystallize! Ang nga po nandito. Ah. So, 4 minutes, walang buyback. Baka magro-rushan pa ata itong EG, ha? Idol pa ba? Hindi, kumukuha na naman ano, mga crucial na ano, na runes. Pero wala siya nakuha. Kasi haste siya, illusion lang. Sayang. Kung DD sa ano, kaya arcane rune. Babati naman Richard Arcantilado. Ayan. Charot sa'yo, boss. Anong standing ng TNC? Uy, refresher. No. All or nothing na to. Hindi na sila nag-reserve ng buyback. Double call na to. Oo, double call na yan. Call. Kaya natin kung maganda ma-burst agad nila dito. Si Sumail. Kasi walang buyback. Pero hindi, nasan yung rapier? Naki-gyro? Ay, naku, gyro capture. May blade may naman si Axe. So, mananakit din yung gyro capture. Pero ang tanong, enough ba yun?
Tingnan na, tinignan natin. Arturo with the rapier. Rabbit, wala din. Ito na yung mga ano eh, masakit na naku, moment naku, na sa naku, buhay naku, na yung rapier. Naka-rapier na... Si Sunigo pa ata. Hindi, alay na to. Alay na ba siya? Diretso na lang. Diretso na. Bang. Bang, bang. Naku, bang. Bang, bang. Op, Storm Spirit mo naman sa main nito. Goal? Goal. Uy, nice goal! Burado ko, Gagunda Laguna, the call on the two, the second call, lumabas na. Gundo nung call ni Blizzy! Last, tumama pa, tablog ka dito, Storm Spirit, at mukhang Blizzy naman. Pabalik tayo naman ang mundo. MVP yung call ni Blizzy! Yun lang, Arthur, patay! Wak-wak! Lag-lag! Wow. Ang rapy rin, Nabi! Nabilicious! Got off guard yung EG doon, di nila alam na may repressure itong si Blizzy. Double call, double BKB, double Brayman. Nanakit si Stone doon, tsaka si ano, si Tide Hunter. Nako, Nabilicious. Nako. Nako po. Back and forth, grabe yung laban na to. Kahit gutom na kami, ang ganda ng laro. Back and forth. Back and forth din yung gutom ko. Tumabalik na na yung chan mo, no? Gawagan. Oo, tumabalik tong na eh. Aha. Tarantay natin kung makapag-ano ba to. Yung isang mabilisang push, yung diretso na. 70, 90 wins. Wala na rin buyback dito si ano, si Gyrocopter. May pera siya pang ano, pang buyback pero hindi niya na nag-receive ng buyback. Papatay yata sila. Papatay. Dalihan niyo, nagugutom na kami. Ayan, buyback na ni Willow dito. Alam nila wala buyback eh. It's ano natin na to, ano na to, diretso na to. Kaso, 42, 46 seconds. 40. Parang enough pa ata to sa EG. Enough time pa to para makapag-defend eh. Mabilis lang to para sa akin ha. Mabilis lang to. Kung mga 50, 60 yan, medyo mahirap na. Pero ito, enough buying time para mapos dito yung Navi. Yan, straight na sila. Or Mega Crips na. Hindi, straight na nga. Tatapusin na lang. All in on tatapusin natin. Na. All in on natin. May 17 seconds ka. Zino-zone out na lang nila. Walang fortification. Naku na, didelay yung push nila. Doon sa tulog, ha? Naku. Naku, hindi pa sila nakuha. So, in the end, hindi lamang pa rin in terms of objective itong ano. Pero, Roshan na lang sila dito. Pero may shrine na matitipihan dito, EG, ha? Kailangan nila mag-ikat dyan. Oh, Diyos ko! Ay, si Storm, nag-TP sa may top. Babasagin niya ba yung Dire? May range. Ah, dapat sa may garot na. Ultisor natin na to, boy. Nakong hirap na ito. Na Mega Crabs pa sila. So, laking advantage na yan. Sa may EG. Pero, kung titignan mo, lahat ng heroes, walang buyback. Isa lang magkamali. Tapos ang laban. Masasawi. And, back to 68 minutes. The best game of my life. Tingnan mo natin yung ano. Yung graph ng net worth and huwag kang magugulat ah. Hindi naman ganun ka ano. Yung malaking bundok. Na bundukin. Tataas, bababa. Taktuan lang. Pero difference lang. In XP. Naman ayun! Ito oh! Yan ang bundok. Bumulusok dito bigla oh, yun oh. Sa side ng ano, ng EG. Pero biglang bumaba din. Yun mukhang EG, walang plano. Walang plano mag-objectives. Atakot pa sila. Pero, hindi natin. In terms of buyback time, sino ang lamang? Analyze natin. So, 4 minutes. Ito, kulang lang ng gold. 1 minute, 2 minutes. Travel to na nga dito. 2 minutes. Travel to na nga dito. So, lamang dito yung EG pagdating sa buyback time. Kasi mas mauna sila mag-cooldown yung buyback nila. Compared dito sa Navi. EG, baka naman. Pero, ang may buyback dito sa Navi is si ano? Si Weaver and si Blizzy. Yung item pick na tayo sa Navi. Yun natin nakita ng item. Ito. Sino niya. Nanalo kin TNC? TNC po, 2-0. Ito. Mjolnir. CK.
Aghanims. So magiging dito parang Naruto. Smoke na nga dito yung Grabe naman to, boy. Bakit? May refresher shot ka na, may refresher orb ka ba? Ano ka ba? Refresh, refresh. Aha. Mas maganda pag... Sa tingin ko, ito pa magiging MVP sa Navi. Lagon 5. Yung magpo-burst ko yun ni Gara Capture eh. Pero tingnan natin. Uy, nakakita dito si Espor ng Didi. Ibibait ba nila dito yung illusion? Hindi ka. Bam! May kumagat na nga! Kinagat na nga Big Cassidina. Yung first and down. Wala na buyback. Buyback. Pero yun, ang tanong, enough ba ito para makapush yung Nabi? I don't think so. Isang hero lang yan eh. Ayaw nila. Hindi pa kaya yan. Siguro kung dalawa, hinapit na sila pwede. Siguro kung 90 minutes pa. Unting, ano, 100 minutes. Ay, thank you for... Oy, pero ito ba yan? Thank you for the 100 DKB? Stars. Abangan, parang abangan. Oy. This game, dude. So, ito na ng chong. 70 minutes. Nabuto na ako, Desi. Nabi. Sino ang susuko? Sino ang matitin? Kaya, magkaroon. Eh, may buyback na dito yung ano. Yung Weaver. Ay, yung si Samuel pala. Yung Weaver. Ay. Nakamali kasi nga. Ayan. So, buyback sa EG. Elder Titan. Tsaka si Storm. Malapit na rin mag, ano, mag-cooldown dito yung kay Espor tsaka yung Crit. Ay, nakong laro to. And B, wala na silang dapat patunayan. Nanalo na sila. Game number one. Last dito yung hero sa Nabi na pwedeng lumabas sa mapa ng medyo mahirap ang body tech. Kasi iniisip ko yung mga heroes na pwedeng lumabas tapos pwedeng mag-boots up travel to dun sa hero na yun. Siguro mga Nyx Assassin, Bounty yan. Kaso wala silang hero. So hindi sila makagawa ng ano ng pick off muna. Medyo, ay hindi. Hindi naman sa hindi makagawa. Mahirapan na mapag-pick off dito yung Nabi bago makapush eh. And shoutout kay Jason Umamalin, White Rabbit muna, boss. Shadowblade ba itong Axe? Wala eh. Hirap din. Abibin na yung Shadowblade. Eh, maganda yan, Shadowblade. Parang may gulat factor. Nagulat din ako, 72 minutes na tayo ah. Nagulat din talaga ako. Ay. Sobrang shocking nun. Wow. Makapaganong ka na lang. Tapos na balaban ng TNC, hindi pa. Di ba? Sure ka? Neto. Eh, yung ano, yung Liquid. Patapos na. Good news sa atin yun. Good news yun. Kasi wala na tayo. 70 minutes na to eh. Oo. Maawa naman. Makakain na rin tayo. Ay, may laro po ba TNC? Meron mga sir. Eh di, baka pinapatagal na itong dalawa para wala nang liquid sa ano. Para makakain na daw tayo. Galing naman lang. All according to plan, boy. Wala to. So, okay. Oh, pero yun lang. Pinasok na. Rabbits, dalawa lang tinamaan. Naibitaw na, Sumail kinay. Testingan lang, tinetesting lang kung gumagana pa yung mask kill nila. Lumirip. Baka kinakalawang na yung mask kill nila eh. Kaya, tumoke drip si Sumail. Wala na siyang mana, magligo niya eh. Ay. Yeah, so ano si, muna? Si Mipo, na-mipo na naman sila. Hindi. Nag-mipo si ano kanina eh, si Wee. Eh pero sa secret may nag-mipo. Tama ba? Ah, tama. Si Midwan. Oh, si Midwan nag-mipo din niya. Sa solid pushers date may nag-mipo. Lords. Minipon nila, 20 minutes. Yun lang. 20 minutes talaga. Last pick, no? Nako, last pick ba? Kadalasan naman ng Mipo, last pick, nananalo na yan eh. Lason ka na eh, no? Oo, kasi ang hirap kasi pag yung wala kayong, ano, wala kayong batin pang- ng hero na pang kontra sa Mipo. Tapos last pick. Oo, last pick, wala. GG talaga. Checkmate ka na. Laruhin mo na lang, no? Tanggap mo na natalo ka. Ay, charot nga pala kay, ano, kay Ana. Grabe naman, naka-uwi ka agad dito. From China. Laruhin mo. Tingin nga nung... Grabe. Kala ko, ano eh. Kala ko yung nakalagay dito sa bowler. Ano eh, politiko yun. Bakit? Oh? Grabe. Dami yung ano. Maganda takbo ng TNC ngayon. TNC, natalo sila sa Mineski. Pero na 2-0 naman nila yung King Gaming. Yun nga lang, pag si kalaban mo,
Nahirapan sila. Tapos kalaban nila LGD, di ba? Oo. So wala pa. Tapang LGD TN. Yes, ni Midwan. Hindi, mahirap kasi pag bigla ang pick here na okay, may na-pick na tayo sa mid. Tapos yung last pick. Basta mahirap talagang pumik... Ay, mahirap patayin yung Meepo pag wala kayong crowd control. Yan naman susi sa pagpatay sa Meepo, crowd control lalo. Bad. Hindi, kumakain ako ng crowd control. Eh, ang hirap kasi pag puro single target kayo. Hindi, tinitignan nila yung stats ko. Pag nakita ng you have a rescue, ano, rampage as a Meepo, lahat counter pick. Naku, mukha ko sa'yo, bigay lang yung Meepo niya. Kaya natin kung sa akin yung Meepo niya. Walang respeto, respeto. Ha? Ano, walang respeto, respeto. Wala naman yun, wala naman kwenta yung Meepo niya. Basta mo, drawing. Yeah. Oh, meron ito, mamaya na yan. Nagkakagamit tayo ng Shadow Blade. Road to 90 minutes na nga tayo eh. The Nightmare. Kasi maganda siya nabi kahit may gangrams kaya nilang mag-depend kasi may TA. Mm-hmm. Naka-divine. Tinanggal niya na nga yung Desi oh. Tinanggal niya yung Desi later. Kasi wala nang... Eh, wala nang... Wala nang... Ay, hindi. Nandun pa rin sa ano pala. Sorry. Why you burn? Invisibility. Wala na lang ako. Wala na. Ay! Ginaw na ba? Lama. Sorry, sorry. Ano diba? Ba? Gino. Alam, ginaw na eh. Giniloko mo ko eh. Kasi TNT sa Wombo. Sa Wombo ko? Nananakot lang. Testing lang. Testing lang. Uy! Hindi pala! Hindi na! Next fire! Last fire! Ito na kapag-tune dito! Boom! Patay! Good news dito sa Nabi na force nila mag-buyback ni Storm. Pero namatay si ano. Ayan na, maganda. Weaver, aganims na. And may hirap kasi burst down na tong Weaver kasi may AOND si. So malaki yung chance na makakasagwit siya ng teammate o siya, masasagwit niya yung sarili niya pag na-ravage. And cooldown naman natin yung AOND niya, di ba? Ayun lang. Wala siya AOND. Pero at least aganims. Ito problema sa ano eh, sa... yung ganito kahabang laro na yung kalaban nyo yung Aghanim's buff nila galing na sa Roshan tapos yung Aghanim's buff nyo pero yung ginamit nyo so medyo nalugi kayo pagdating sa ano ay yan na boy ayun na. Ngayon lang natin makikita to oo tingnan natin ha ngayon lang tayo makikita na ano ha ng Templar na naka-Aghanim's flying god tech pero kung makikita mo ay naglalagay na siya ng ano ng trap na malayo sa base. Ay, kateleport niya siya. Ang gagamit niya yung, ano. Saan nasan siya natin? Ang nagagamit niya na. Ang tampangan na ito. Hindi natin alam eh. Sa Unique. Ah, projection. So, sa Unique projection. Tayo sa exam. Ano yung Aghanim ni TA? Sa Unique projection. Ano ka ba? And ang cooldown niya, 30 seconds. Ayan o. 30 seconds. 30, alam natin. Tapos yung channel tayo, mabilis oh. 2 seconds. Alam natin yan, Dan. Alam. So, alam. And may ano pa siya, no? Trap dun, detonate damage. Sinasabi maganda pala yun, no? Yun yung sinasabi ko sa'yo dati na pag nag-TP ka, mag-detonate siya, may damage pa siya. Hmm, ayos. Ayos ka. So, ay na, first, time, na. First time to sa program. Anong galing, ha? Oo. Hindi niya kailangan na, ano, ng sa tingin ko, yung Boots of Struggle, tanggalin niya na yan, eh. Yan na lang. Apalitan niya ng Desolator, eh. Ito ba first na, ano, first na agad yung Scepter na TA? Ngayon TI? First yan. Pero sa pro wala. Matches, wala. Sa team ko baka first din. First din. Kasi hindi ganyan lang tayo umabot ng ganito patagal eh. Yung TA minsan, nakikita natin kung team secret yung gumamit ng TA. Under 50 minutes, wala na. Tapos na eh. Oo, mga 15-20 minutes. Maganda yung part of TA. Eh kasi si TA, hindi mo siya pang naging na hero talaga eh. Hindi daw marinig yung mic na naka-block. Hello. Ako daw. Ah, sa'yo? Yung akin lang pala ako eh. Pero yan, rinig ka na ulit naman natin. Hello? Sige, salita ka. Hello? Ayan, rinig ka na. So, itong TA. Hindi, patagal na pa. Pero wala na. Wala na nga, tapos na nga. Meepo. Tapos na ba? Pero Meepo. Hindi, sa liquid siya, secret. Hello. Tayo lang yun, ano talaga nang hinihintay ng Nabi at AG. Ha? Para daw makakain tayo. Ah, tama naman. So, pinapatagal nila para wala na daw game doon. Ayan.
Buto mahina talaga, talaga, sorry. Mahina po talaga. Singina ng puso. May problema. Bam, bam, bam. Aham, aham, aham. Hello, hello. Ayan. Oh. Nagano kasing sa akin eh. Nag-ground eh. Dyer's middle tower is under attack. Nag-ground. Nag-ground. Pero ito, Roshan. 80 minutes incoming! Sino pa ba walang aga ni Bob dito sa AG? Elder Titan, no? Ah, Elder Titan nga. Elder Titan na lang. Boss, kakas niya TNC LJD sa Wombo Combo po. Punta po kayo sa facebook.com/WomboXKumbo. O kaya Bumbo Radio. So, pag nakuha ni Elder Titan yung aga names, libre BKB. Depende kung ilan yung tamaan ng anya, Echo Stop. May BKB? Ay, di. Nang... Hindi ko sure kung Astral o Echo Stop. Basta dalba sa skill na yun. Libre BKB. Depende sa ilan ito naman. Pero yun na, ginawa na. Max, Alpha Blast. Tatama na naman. Another call. Pinagpapasok na nga nila. Yun lang. Pero walang namatay. Naku, si Magical kanya na mag-out. Buti nila naka-blink out. Oo. Storm. Sa may likod. Nahuli. Nasakuan. Walang BKB. Nakapag-build. Na iba to. Pero bukak nabi. Makakaasin to. Yun lang. Pati si Saya ko ng buyback. Si Dark Willow at 81 minutes into naku, the game. Naku, yung face nyo. Oh my God! Mega Creeps! He's in the base! May card punish to! May Aegis pa! And mukhang Navi! Navi! So ayan, may agad. Tingnan natin. Echo Stamp ba? Ah, tama, Echo Stamp. Echo Stamp now causes you to become spell immune while channeling for... Ayan, for effective and enemy. So, limited naman Echo Stamp o 10 seconds BKB. Pinasukan na nga! Dalawa! GG na to. Yun lang. Damage. Sobra-sobra. Sumail with the triple kick. Fortification pa pala. Di pa tapos. Di pa tapos. Navi, pagbaka na ito. Pero Aegis na-expand na. Mukha nga Throne dropping down. Throne in jeopardy. Throne. Diyos ko po. Oh, Liquid is doing it. Oh my God. They're gonna take it. Navi. EG is doing it. EG. Nabi, EG? Nabi, EG? Natapos din! Natapos din. 82 minutes. Second longest cast nating dalawa, boy. First natin. Parang, hindi. First natin yung 93, boy. Tama kaya yung prediction ko yung pinamahabang game. Sa, iniisip ko yung ano eh. Nag 99 ata ako din, sayang. Pero mali mo, may mas mahabang laro dito. 82? Grabe naman to. Pahinga. Pahinga. So guys, doon na po kayo sa kabila. Wombo X Combo kasi doon na yung TNC. Oo. Doon na yun na... Pero, sino MVP? MVP muna. MVP, Sumail. Ah, Sumail. Grabe yung ano ni Sumail. Pasok niya lagi, laging ano. Ah, Sumail nga. Sumail talaga. Hmm. So guys, lipat na kayo doon sa Wombo X Combo. Sa channel, second, first channel natin. Kasi doon na po ika-cast yung TNC. Mm-hmm. And it will be casted by Tita Alec. And Tito Calbs. Tita. Lolo Calbs. Lolo Calbs. Hindi, Tito Calbs. Tita Alec Mabangis. Hindi ba Lolo Calbs? Hindi, Lolo Calbs na ba? Eh, kasi tita na yun nandun eh. Oo, oh, di Lolo Calbs. Ah, Lolo Calbs. Tita Alec. So, guys. See you.